Sunod sa Metro Manila, idineklara na rin ang tigdas outbreak sa Calabar Zone, Central Luzon, Western Visayas at Central Visayas. Kumpirmado na rin galing Pilipinas ang isang batang may tigdas at nasa Australia ngayon. Saksi si Ian Cruz. Gaano kadelikado ang tumanggi sa bakuna? Mabuti sana kung ang di pinabakunahan lang ang tatamaan. Sa kaso ng tigdas, pati iba, madadamay. Bagay na sa masakit na paraan, natutunan ng inang ito na hindi lang nagkatigdas. Nahawaan pa ang kanyang dalawang buwang gulang na anak. Isa ang sanggol sa marami naka-confine sa San Lazaro Hospital. Ano po siya eh, basta pagkatapos ko po magkatigdas, after mga ilang days siya naman po, pagkagaling ko. Yung mother, most likely, walang bakuna yon. So, na-infect siya, nagkaroon siya, nahawa niya yung anak. Lalong delikado ang nasa sinapupunan ng siyam na buntis na may tigdas na minomonitor ngayon ng Department of Health. At ang tigdas sa Pilipinas, kumpirmado ng umabot sa Perth, Australia, bagay na unang ibinabala ng otoridad doon. Pagkumpirma ng ating health department, isang bata na galing sa Pilipinas at naroon ngayon ang nagkatigdas. Maaring on the time of departure, maayos pa yung nararamdaman ng pasyente or nasa incubation period pa siya. So kahit po sa border screening, hindi makikita yon. Kaya mariin ang pakiusap ng DOH, huwag matakot sa pagpapabakuna, lalo kontra tigdas. Walang excuse, ika nga, dahil matagal ng epektibo at libre pa. Ito po ay napatunayan ng dekalidad, ligtas at epektibo, at ito po ay walang bayad. Dali na po natin sa pinakamalapit na health center. Kung tutuusin, may sapat namang mga bakuna sa mga health center at sa DOH. Pero mula 2017 hanggang third quarter ng 2018, nasa 1.8 milyon na bata ang hindi pa nababakunahan. Halos 2,000 tuloy ang nagkatigdas mula January 1 hanggang January 26. Ibig sabihin, halos 70 tao ang nagkakatigdas kada araw sa buong Pilipinas. Kaya kasunod ng deklarasyon ng tigdas outbreak sa Metro Manila kahapon, idineklara na rin yan sa Calabar Zone kung saan may pinakamaraming nagkatigdas at namatay sa tigdas. Kasama na rin sa may tigdas outbreak ang Central Luzon, pati Western at Central Visayas. And to strengthen surveillance of new cases and alert mothers and caregivers to be more vigilant. Mahigpit ding binabantayan ang dumaraming kaso ng tigdas sa Ilocos Region, Mimaropa, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Soxargen. Napakamahalaga po, huwag po natin ilito ang issue ng Dengvaxia sa mga atin pong ibang bakuna. Kung takot ka pa rin sa bakuna dahil sa ilang bakunang hindi epektibo sa lahat, abay, mas matakot daw sa komplikasyon ng tigdas, gaya ng pneumonia, encephalitis o pamamaga ng utak, pagkabulag, malnutrisyon at iba pang nakamamatay na komplikasyon. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.